Mga kwentong nakakatuwa. Mga kwentong nakakakilig. Mga kwentong nakakatakot. At mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Sir, nandyan po ba kayo sa loob? Tanong ni Mang Arnel sa kanilang boss sa pangatlong beses. Nakailang katok na siya sa opisina nito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin sumasagot mula sa loob. Samantalang kanina lang umaga na makasalubong niya ito, ay binilinan siya nitong puntahan ang kanyang opisina upang malinis dahil anito'y binabayang na raw siya sa alikabok. Sir, papasok na po ako sa loob ha? Muli ay aniya sa mas malakas na tinig. Ngunit gaya ng mga nauna niyang pagsasalita, ay wala pa rin siyang natanggap ni isang sagot. Dahil doon, ay hindi na naiwasan pa ni Mang Arnel na mag-alala. Matagal na siyang nagtatrabaho sa kumpanyang ito bilang isang janitor. Kaya naman saulado na niya ang lahat ng tungkol sa loob ng kumpanyang ito, pati na rin sa mga boss na matagal na niyang pinagsisilbihan. Dahil doon, ay alam ni Mang Arnel na may sakit na iniinda ang kanyang boss at madalas itong mawala ng malay sa tuwing ito ay masusobrahan sa pagkapagod. Naglakas na siya ng loob na pasukin na naturang opisina. At nang makita niya nakandusay sa lapag ang may-ari ng pinagtatrabaho ang kumpanya, ay hindi na siya nag-isipan ng kung ano-ano. Kinap ka pa niya ito mula ulo hanggang paa upang hanapin ang gamot na iniinom nito sa tuwing ito ay nakadarama ng hindi magandang pakiramdam. Minsan na rin kasi siyang sinabihin nito tungkol sa mga gamot na iniinom nito. Nang siya lang ang makita nitong tao nung isang beses na atakihin din ito sa opisina. Nang hindi matagpuan ni Mang Arnel ang naturang gamot sa katawan ng kanilang boss, ay nagsimula na siya maghanap sa drawer ng office table nito maging sa bag nito. At sa wakas, ay natagpuan niya rin ang hinahanap nito. Doon ay napainom niya ito sa wakas ng nararapat na gamot para sa sakit ng kanyang boss. Samantala, ng mga sandaling yun ay kababalik lamang ng security guard na naka-duty sa security monitoring room ng kumpanyang yun mula sa saglit na pagbabanyo nito. Dahil doon ay agad niyang napansin ang CCTV mula sa opisina ng kanilang boss at nagulat siya na makitang kinakapkapan ito ni Mang Arnel. Agad siyang tumawag ng backup upang hulihin ang janitor nang hindi man lang tinatapos muna ang panonood sa naturang kuha ng CCTV at agad silang sumugod sa naturang opisina upang hulihin ang janitor. Ipinagtaka naman ng mga gwardya ang naabutan nilang senaryo doon. Ngayon kasi nakaupo na sa kanyang swivel chair ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabaho nila at kinakamayan ito si Mang Arnel. Sir, mawalang galang na po. Pero nakita po namin sa CCTV na kinakapkapan niya kayo habang wala kayong malay at nakandusay rito sa sahig. Mukha pong balak niya kayong pagnakawan. Kaya bakit kinakamayan niyo po siya? Balak nga po sana namin siyang hulihin eh. Takang tanong ng isa sa mga gwardyang akma sanang huhulihin si Mang Arnel dahil sa nakita. Pumalatak naman ang kanilang boss bago ito sumagot. Tinapos niyo bang panoorin yung buong kuha? Tanong pa nito na agad namang ikinailing ng tatlo. Kung ganoon, muntik na kayong magkamali ng panghuli kay Mang Arnel dahil lamang sa maling akala ninyo. Ang totoong dahilan lang naman kung bakit niya ako kinakapkapan ay dahil hinahanap niya ang gamot ko. Itinaas pa ng kanilang boss ang isang banig ng mga gamot na tableta upang ipakita yon sa naturang mga gwardya. Kung hindi sana ginawa yon ni Mang Arnel, malamang ay mas maluba pa ang mangyayari sa akin ngayon. Kaya naman ngayon ay nagpapasalamat ako para sa kanya. Napakamot sa ulo ang mga gwardyang muntik nang humuli sa buti ng janitor bago silang magkakasunod na humingi ng paumanhing kay Mang Arnel. Pagkatapos nun ay inanunsyo ng kanilang boss na bibigyan niya ito ng gantimpala para sa maagap nitong pagkilos upang mailigtas ang kanyang buhay. Binigyan ito ng isang pangkabuhayang showcase ang mabait na janitor at itinaas pa ang sahod nito. Tuwang-tuwa naman si Mang Arnel at laking pasasalamat niya sa ibinigay ng kanilang amo. Iba talaga ang biyayang hatid ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Nagsilbing inspirasyon at tuwaran si Mang Arnel sa kanyang mga kasamahan sa trabaho buwat noon. Habang mga gwardya naman ay natutong alamin ang buong pangyayari bago sila kumilos at umusga. Upang sa susunod ay maiwasan nilang maulit pa ang nangyaring katulad dito. Sadyang ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay may balik na kabutihan din galing sa Panginoon o galing sa ibang tao. Tunay nga na dapat muna tayong mag-imbestiga bago gumawa ng isang akbang.